Ngayon guys, alas 4 na ng hapon. Katatapos lang magawa nung ni Bertie, yung tagagawa namin ng bahay namin. Actually, pang 2 days niya na to. Kasi yung sa terrace namin, lumobo yung tiles namin. Parang natanggal na siya sa dikit dun sa semento. Tapos, nag-crack-crack siya. Kaya ano, siguro dahil ano, naglalaban na dun si Mama. Kaya siguro umano yung mga tiles. Tapos bukod pa dun siguro dahil sobrang init din, baka nagkakaroon ng reaction, ganyan. Pakita ko sa inyo, hindi ko na pinakita nung ano kasi wala na rin sa isip ko eh. Basta parang lumobo talaga yung tiles niya. Pakita ko sa inyo. Bawal pa ba sa ini? Ano, kailangan pang patuyuin. Eh sobrang init pa naman ngayon na natuyot yung ibang halaman ni Mama. Ang daming kalat dito. Yung halaman ni Mama natuyot. Ayun siya oh. Asa na yung bagong tayo? Ayun mo. Yung part doon. Tinilesan dyan. Pati dito kasi may tumutunog-tunog na rin dyan eh. Ayan. Dami ko na namang hugasin. Kasi dito siya nagla-lunch eh. Tsaka merienda. Kaya ang daming hugasin. Tapos ayun. 2 days yun eh, mahal pa naman ang labor niya ni ano, ni Liberty, 1K. Tapos magkano din yung tiles, kaya umaray na naman po si Mudra sa gastos. Biglaan kasi yan, unexpected na lumobo yung ano, yung tiles namin dun. Tapos nagkadurog-durog yung inapakan niya. Kaya ayun. Hindi pa masyadong kita yung design ng tiles, kasi madumi pa, bawal pang basain. Kailangan patuyuin muna. Tapos, wala na yung ganung design kagaya nung tiles namin doon sa terrace. Ano na, face out na daw. Kaya, ibang design na. Walang choice eh. Wala nang, kesa naman basagin lahat yun. Di ba, sayang, mahal din ang tiles. Kaya, ayun, iba na lang yung design doon sa bandang bintana. Pala guys, ang video, maayos na dito. Casey. Ayan. Ito lang yung bagong tiles, oh. Hindi naman masyadong halata kasi nasa gilid. Natatakpan naman ng ano, yung mga washing machine. Saka yung part na ito, oh. Yung iba kasi na natanggal, buo pa naman. Kaya kinabit ulit. Yung mga nabasag lang. Yun lang yung bumili ng bagong tiles. Brown out. Yan, gamit namin itong tea light ng kapatid ko. Ayan, dilim. Pero bukas pa yung tindahan namin. Kasi may bagyo ngayon, ano daw. Dito. Buti na lang may emergency light kami isa para sa tindahan. Ano ba pangalan ng bagyo? Dante. Dante. Signal number 2 dito. Sa Cavite. Guys, nagkaroon na ng kuryente gabi na. Siguro mga alas 10 na nagkaroon. Nawalang ng kuryente mga 7 plus, mga mag-aalas 8 na. Medyo matagal din yung brown out. Ewan kung ba't nag-brown out. Hindi pa naman ganun kalakas yung ulan. Although may ulan-ulan na ngayon, pero hindi naman pa sobrang grabing lakas. So, nag-word kami bakit nag-brown out agad. Ayan. So, naka- akit na kami dito sa kwarto. Ayan, si Mama dyan. Sa cellphone. Si Papa nasa baba pa, nag-charge pa kasi ng cellphone. Kasi di kami nakapag-charge dahil nga biglaan hindi namin alam na magbabrown out. Yung mga palubat na ito nga, chinrage ko lang sandali. Tapos, titinan ko na sa ano, sa DOS, Pag-asa kung ano ang status ng bagyo kasi si Mama panic mode na naman. Alam niya naman pag may bagyo to si Mama. Panic galore. Kaya ayun. Lakas ng ulan. Mas malakas pa yung ulan ngayon kaysa nung nagbagyo. Tapos ang lakas ng ano, nung kidlat. Saka kulog. Kumidlat daw dyan sa may gitna. Buti na lang pumasok na yung mga naliligo sa ulan. Kanina talaga sobrang lakas. Medyo humina-hina na yan kanina. Ay, ngayon. Pero kanina, ang lakas talaga. Nung naliligo ako sa taas, nagulat ako 2 beses.
Ang lakas ng kulog. Tapos nagko-computer si Papa. Nagko-computer si Papa, nasira yung laptop. Namatay. Dahil sakit lab. Namatay, tapos nagbalik. Yeah, sira pa naman na yung CPU namin. Ito na lang laptop yung ginagamit, nasira din. Ang malas naman. Kaya wag na muna magbubukas ng TV kapag mga may kidlat kulog naman. Patayin mo. Oo, wag magbubukas. Gumuhit ba talaga? Oo, nakaupo ako dun, oh. May ilaw, may liwanag yung kidlat. Ganun, no? Oo, yung parang gumaganon, no? Ganun, no? Ganun-ganun. Oo. Tapos ilaw. Tapos pumuputok-putok. Oo. Ano? Buti na lang nakapasok na yun. Dapat pala binidyohan ko yun. Sana binidyohan mo. Takot nga ako, nabinidyohan ko pa. Hindi, nandito ka naman sa loob. Kita naman. Grabe. Ngayon lang yung nangyari, no? Hindi, noon din yung kidlat dati. Di ba na ngayon? Kasi mainit. Hello? Party line. Hindi na magigets yun. Di ba dati yung lumang telepono, di ganon. Kaya kapag may nangungulangot dati yung tawag, hello? Kasi parang nagdadial. Ano? Ba? Nagsasayang na lang ako. Dapat aalis kami ngayon. Kaya lang bigla naman ang lakas ng ulan. Tapos yun pa, nasira pa yung laptop. Kaya ayun. Buti na lang hindi ako nanonood ng TV. Kundi baka pati yung TV sira. Grabe. Nakatakot. Hindi na maayos pa. Wala nang pag-asa. Buti naggawa ng paraan ni Papa. Ito yung... Dapat anong ginawa mo? Sa ano eh. Ito yung ilalagay ko dito sa lalagyan ko. Ito ang lalagyan ko ng ano, ng time delay. O, di lipat mo. Anong nang ginawa mo? Pindot-pindot ko lang. Bigla kasi siyang namatay nung kumidlat. Ito talagang sira na yung screen niya, kaya ang ginagamit ni Papa, yung monitor niya to, kinukonnect niya dito. Monitor ng computer. Ang problema naman kasi ng computer namin, CPU yung sira. Kaya ito, ito naman na sira monitor, kaya itong monitor na to. Para-paraan lang eh. Ginagawa guys yung ano, yung... yung kuryente. Kasi ano, di ba kumulog ka sa kumidlat? Na ano yung sa may ano yung transformer sa may poste malapit dito sa bahay namin at katabi lang namin yung poste, kaya ayan maghapon ginagawa ng Meralco yung ano yung transformer kasi pumutok siya eh. Buti mo hindi nagkasunod, hindi man pumutok, parang nag spark